Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay itong walang katapusang pakikipaglaro dito sa ICC mga kababayan. Kasi natandaan po ninyo na gusto nang i-resume ng ICC ang pagpasok sa ating bansa at mag-imbestiga sa war on drugs ng Tatay Digong. Natatandaan po ninyo na ito ay hindi na gustuhan nila SOJ and everybody else. Ipaparemind ko lang po sa inyo kung ano ang naging naging sagot nila dito. Tapos kaya ko ipaparemind ito sa inyo kasi nga po dinideny nila ang jurisdiction. Ayaw nilang pakialaman tayo dahil sa ating sovereignty. Pero alam pong ginawa nila ni SOJ? Una, itong si Remulla, di ba, inimbita ang United Nations Rapporteur. At ito namang si Office of the Solicitor General, Minardo Guevara, ano pong ginawa? Nag-appeal na naman po. So nagpapatentero talaga, parang nakikipaglaro. Iba kasi naman kasi sinasabi nila, nagpapakita sila ng matapang na muka sa taong bayan na hindi natin tinatanggap ang ICC. Wala silang jurisdiction dito, pero nag-appeal. Tandaan po ninyo yung sagot nila dito sa gusto nilang bumalik dito yung ICC. Tingnan po ninyo ang sagot ng ni Boyeng. Tinawag ni Justice Secretary Boyeng Remulla na insulto at pang-irita ang desisyon ng International Criminal Court na ituloy ang nahinto nitong investigasyon. So, insulto and pang-irita. Ay bakit ayaw tapusin? Kung ayaw nyo naman pala silang i-acknowledge, para lamang tayong nag-aano eh. Kaya nga last vlog ko, nasabi ko walk the talk on ICC, di ba? War on drugs sa Pilipinas. Maituturing daw na panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas ang gagawing panghihimasok. Hindi nyo naman pala ina-acknowledge yung kanilang panghihimasok. Eh bakit lagi, bakit nag-a-appeal na naman si Minardo Guevara? Investigasyon ng ICC. Definitely, I do not welcome this move of theirs. And I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us in this regard. I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty, our status as a sovereign country. We will not accept that. Diba? Ganyan ang matapang nilang sagot, diba? Pero ito. Ano pang nangyari dito? Anong nangyari sa iyo, Minardo Guevara? Ito po. Anong sinabi? OSG, Office of the Solicitor General Appeals versus ICC Probe Resumption. Nag-appeal na naman. Ano namang sasabihin ng ICC dito? Nire-reject namin yung appeal mo. Tuloy. Yun na naman. Balik-balik na lang, di ba? Ito po ay from Daily Tribune. Ano ba nito? Dated Saturday, 11 of February 2023. Palakihan ko lang kasi bulag eh. Ayan. Sabi dito, 3 days ago po ito, pero noon pa palang February 3 na ito nagawa. The Office of the Solicitor General on Wednesday disclosed that the Philippine government has appealed the decision of the International Criminal Court's pre-trial chamber to resume the investigation into the drug war killing in the country. Wala eh, parang nagpapatintero lang talaga sila. Pag bumanat yung ICC, i-re-reject naman nila. Magpapakita sila ng matapang na mukha sa atin, pati yung kanilang pananalita. Pero, ayan.
Diba? Solicitor General Leonardo Guevara revealed that they have submitted, na-submit na nila on behalf of the Philippine government notice of appeal to the ICC Appeals Chamber days after the ICC authorized the resumption of an investigation into the killing on the Duterte administration's war. We filed a notice of appeal with the Appeals Chamber of the ICC last 3 of February challenging the entire the entire decision of the pretrial chamber authorizing resumption of investigation into the Philippine situation. Sabi ni Guevara, this will be followed by filing again of our appeals brief before the end of this month. He added, the pretrial chamber, in ordering resumption of the probes, said that it was not. Hindi sila satisfied talaga with the Philippine government's investigation in that its initiatives were not tangible, concrete, and progressive investigation. Ayun, palpak naman pala. Hindi tinatanggap at hindi kinikilala o hindi sila satisfied sa paggagawa ng investigasyon sa atin. So, papayag kayo niyan? Yung mga hinayupak na yan, pagsasabihan kayo ng ganyan, wala kayong binatbat. Diba? Sino ba sila? Diba? The ICC also held that it had jurisdiction over the Philippines, a claim repeatedly denied by Philippines authorities. Iyon naman pala kayo na nga nagsasabi niyan, repeatedly denied by the Philippine authorities. However, even Justice Secretary Jesus Crispin Remulla stressed that the ICC has no jurisdiction over the country because it is no longer a party of the Rome Statute. But, bakit wala kayong tigil na para nyo na lang silang kinikis? Ha? Paulit-ulit, ayaw nyong matapos ito? Ayaw nyo nang gusto nyong palaging may pinag-uusapang ICC? Knowing naman mga kababayan, mismong si PBBM ang nagsabi na wala silang jurisdiction dito. Mismong former President Duterte, Rodrigo Duterte, ang nagsabi wala. Si Tatay Diggs, si Attorney Roque, di ba? Ang legal, senior legal counsel ng PBBM na si Juan Ponce Enrile, di ba? Mismong ang DOJ secretary, mismong si Leonardo Guevara at si Attorney Panilo, halos dahil sila nagkakaisa na walang jurisdiction. Bakit ito lang si Guevara ang paulit-ulit? Kasi si Guevara noon pa yan nakikipag-deal dito sa ICC. Ganyan lang magsasalita ng matapang, mag-release ng press-con, blah, 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 itong gagawin natin. Pero mamaya makikita mo na mag-a-appeal na naman. Gumagabigin mo muna kami ng time. Parang ganun ba mga kababayan? At ito namang si Boyeng Remulla. I'm sorry to say na ilang araw pagkatapos na kunyari galit-galitan siya sa sagot ng ICC dahil gusto nilang mag-resume ng kanilang investigasyon kahit wala silang jurisdiction, galit na galit siya, blah 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 blah. Pagkatapos ilang araw lang, sinong pumunta sa atin? Ang United Nations rapporteur. 'Di ba? At dito nga po sa United Nations rapporteur, the last time 'di ba nag-upload ako, nasabi ko ano ba talaga, walk the talk on ICC's issue. At sinabi ko rin po itong ICC at ang United Nations. Nabanatan pa ako sa ating comment section na parang sinasabing hindi mo alam na ibang ICC sa United Nations. At ang isa pa, matagal na tayong member ng United Nations. Hindi po yun ang puntos. Hindi ko rin po sinasabi na hindi tayo member ng ICC, ng United Nations. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang ICC at ang United Nations. Paulit-ulit ko, sa last vlog ko, nasabi ko walk the talk on ICC. Paulit-ulit ko pong sinabi na wala
ang ICC at ang United Nations ay magkaiba. Sa totoo po mga kababayan, ito po o, natandaan po ninyo ito na paulit-ulit kong binasa sa inyo para gusto kong malaman ninyo, I know na ang ICC at ang United Nations ay hindi magkapareho. Parang independent sila sa isa't isa. Ito po mga kababayan. Kasi hindi ko naman po sasabihin yun, kasi hindi ko naman po alam. Kailangan i-research ko pa at basahin ko muna. Ito po o. Ito po ang binasa ko sa inyo. Ito po ang International Criminal Court. How the court works. At ito po ang binasa ko sa inyo. Kung hindi po ninyo natatanda, baka binasa nyo lamang po o pinakinggan ninyo yung kapiranggot na sinasabi ko, tapos binanatan nyo na ako. Na parang sinasabi ninyong hindi, ay magkaiba naman yung ICC at United Nations. Ayun na nga pong sinabi ko eh. At hindi ko raw, matagal na tayong member ng United Nations. Wala naman po ako sinasabing hindi tayo member ng United Nations. Ito po ang binasa ko sa inyo. While not a United Nations organization, the court or the ICC has a cooperation agreement with the United Nations. Kahit po sila magkaiba, meron po silang cooperation agreement. Yung pong sinasabi ko, when a situation is not within the court's jurisdiction or is not within the ICC's jurisdiction, kagaya ng wala sa atin silang jurisdiction, the United Nations Security Council can refer the situation to the ICC, granting its jurisdiction. Kaya nga po ako nagtatanong, bakit ninyo inambita ang United Nations Rapporteur? Eh meron nga silang cooperation agreement with the ICC. So mga kababayan, ganito mangyayari dyan, ha? Huhulaan na natin. Pupunta din yung United Nations Rapporteur. Blah, blah, blah. Kailangan nating more investigation, more of this. We need to talk about this. We need to gather everybody. We need to have more study. And then next, we want to have an office in there where we can meet all the time. Parang EDCA lang. Kailangan nating dagdagan ng EDCA dito for more para tayo, kayo ay matulungan agad-agad pagdating sa climate change at saka kung ano-ano pa. Diba? Pero ito ganun din. Papapasukin dito ang United Nations. One, rapport o tatlo ngayon dumating. Diba? Ang sasabihin, we need more time to study this, to give you more instruction on how to do this and how to do that. So, kailangan natin ng office dito. Kailangan natin mag-imbita ng more people to guide us, to help us with training you on how to investigate better on EJK. Mamaya na meron ng isang opisina dito, may opisina doon, may ganito. Mamaya buong ICC nandiyan na, nakalusot na. 'Di ba sabi nila oh, when a situation is not within the court's jurisdiction, the United Nations Security Council can refer the situation to the ICC granting it jurisdiction. Paulit-ulit ko pong sinabi yan, tapos babanatan nyo ako, magkaiba naman yun. Kayo naman talaga. Hindi nyo naman siguro pinakinggan ako. Sana naman lang, kahit man lang nag-thumbs up kayong ganaan. Kaya kahit banatan nyo ako, okay na sana. So anyway mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe naman mga kababayan at click yung notification bell. Pakilike na rin mga kababayan. Pakilike-like naman po. So I know po na magkaiba ang ICC at ang United Nations. Kaya nga po. Pero hindi pa rin ako believe dahil bakit ninyo inimbita ang United Nations here? Alam naman po ninyong lalaruin na naman tayo niyan. Sasabihin, ay kailangan na natin ng kailangan natin ng opisina dito para tayo ay makapag-usap better. Sige lang. Laro nila. Oh, ito naman po yung kay Attorney Salvador Panelo. Hindi rin siya happy. Kasi nga po, yung pag-a-appeal,
ay ina-acknowledge mo rin sila. O ano ba talaga? Di ba? O ayaw nyo ba talaga? Ayaw nyo lang siguro matapos ito. Gusto nyo pa ulit-ulit na lang pag-usapan ng ICC taon-taon, every administration, blah, blah, blah. Pretty soon, tingnan lang po natin kung ano mangyayari dyan sa paimbi-imbitan nila ng United Nations Rapporteur. Tingnan natin kung anong anong saan uhahantong ito. Balang araw, ando na yun sa bakura ni Tatay Diggs. Ito po. Program, Attorney, itong mga maiinit na issue sa ating bayan, siguro unahin natin yung nabanggit mo kanina, itong pag-apila ng Pilipinas sa resumption no, ng investigasyon ng ICC hinggil po dito sa drug war ng dating administrasyon, Attorney. O nga, ako it's such a disturbing and disconcerting feeling to know that the government, through the Office of the Solicitor General, has filed a petition for appeal dun po sa desisyon ng International Criminal Court na ituloy daw ang preliminary investigation laban dito sa gobyerno, lalong-lalo na yung nakaraang administrasyon, kaugnay sa mga extrajudicial killing. Kasi pag nag-appeal po kayo, ibig sabihin, kinikilala nyo yung jurisdiction ng International Criminal Court. Eh, akala ko ba, sabi natin wala silang jurisdiction. Right. Yan o naging posisyon ng dating Presidente Duterte. Yan din po ang naging posisyon ko bilang Chief Presidential Legal Counsel. At yan din ang naging posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos. Yeah. Yan din ang posisyon ng Secretary Boying Rimulya. At yan din ang posisyon ng Solicitor General. Mm-hmm. And yet, bakit tayo nag-a-appeal? Mm. Pag nag-appeal ka, di ba tingnan nyo sa mga korte, mm-hmm. pumasok ka dyan, nagkaroon ng trial, talo ka, appeal ka. Kasi nga, pumasok ka na dyan may jurisdiction na from the very beginning. Mm-hmm. Eh, ito, wala nga wala jurisdiction. Pa. Kini-question natin. So, anong dapat na ginawa natin? Questionin. Sabi ko nga noon, dalawa lang. Either just ignore it because wala nga silang jurisdiction or file a submission and telling them to their faces, you have no jurisdiction, tigilan nyo na kami at nayayamot na kami sa inyo. Hindi yung, nag-a-appeal po kami na huwag nyo ituloy yung, di meron jurisdiction pala yan. Ano ba yan? Diba? Diyos ko naman. Sabi nga attorney ni Solicitor General Minardo Guevara, I quote, if we filed a notice of appeal with the appeals chamber of the ICC last February 3, challenging the entire decision of the pretrial chamber, authorizing the resumption of investigation into the Philippine situation. O kaya, alam mo, talagang hindi ko mapigilin. Hayang ka na naman. Hindi ka na natuto. Ayun, ang ganda. Ano ba yan? Napaka-basic niyan eh. Mm-hmm. When you appeal in a body, it means you are recognizing that body. Baka natatakot kayo sa ICC. Mayroon bang hawak ang ICC sa inyo? Kasi hindi ko po talaga maintindihan. Especially po yan si Solicitor General Minardo Guevara. Kailan pa po yung nakikipag-deal dito nung siya pa ay dati pa ring DOJ Secretary? Yan lang po si Minardo Guevara. Talagang hindi ko siya maintindihan din. Silang dalawa ngayon ni Boying Rimulya. Nagkaroon ng katandem na maghaharap sila ng matapang na pagmumuka at matapang na pananalita, pero sa likuran pala natin nakikiusap sa ICC, paki-appeal naman, paki-wag niyo naman ituloy, paki-please, paki-bigyan niyo kami ng time. Come on, guys. Di naman kami mga tanga. O, tingnan mo, nandiyan pa si Atty. Panelo. Hindi, you question it, hindi yung you appeal. Yow. For resolution or decision handed by it. Ano naman ang susunod na mangyayari? Attorney? Di ba susunod yan? Denied. We will proceed with investigation. Paano ka na ngayon? Kasi, alam po ninyo, ICC, number one, wala naman ho yung puwersa. Okay? Number two, kita nyo, yung malalaking bansa ay hindi nga miyembro dyan. Ang Amerika, ang Russia, ang China, hindi naman sila miyembro dyan. Hindi nila kinikilala. Bakit hindi nila kinikilala? Kasi
Ang teorya po nila, teka muna, ano namang pakialam nyo sa domestic affairs namin? Bakit kayo makikialam? Ah, meron kaming mga sariling sistema. Pareho rin ng ating bansa. Sinasabi na nga natin, malusog ang ating juridical system dito. Eh, paano natin mapapatunayan na malusog? Sus Marie Josep naman. Dalawang presidente pinakulungan natin eh. Sa kayo nakakita ng bansa na nagpapakulong ng dalawang presidente. Dahil allegedly may mga ginawang matataas na krimen. Yung isa, na-convict. Pagkatapos, ito ay na-pardon. Yung isa naman, dinimanda, nakulong, na-absuelto. O, hindi ba, ano bang tawag nyo doon? Kumbaga, meron o tayong sariling sistema, huwag nyo na kaming pakialaman, dinidemanda namin yung mga nagkasala. Eh, ang problema kasi, yung sinasabi nila sa extrajudicial killing, eh, bakit hindi umuusad? Ay, napaka-basic niya, Jade. Alam mo, kahit na may extrajudicial killing outside of the government or even within the government, ang problema mo, kung wala kang ebidensya laban doon sa mga gumawa, hindi mo talaga may susulong. Kaya nga matagal na kaming nananawagan nung panahon pa ng Administrasyon Duterte na bigyan nyo kami ng ebidensya para yung mga sinasabi niyong pulis na gumawa niyan, idinimanda natin. Dinidemanda kasi automatic yan pag may napatay at involved ng pulis, iniimbestiga niya. Sapat ba yung mga testimonies? Hindi nga. Kaya nga, kaya nga ang iba, nandidismiss ka agad. Hindi nakakarating. Kay Boyeng, sapat na yung mga testimonies eh. Di ba? Nakabuo nga sila ng kasong double murder based on testimony lang? O sinumpa ang salaysay ng mga prisoner? Di ba? Sa preliminary investigation, walang probable cause eh. When you say ebidensya, attorney, ano aba, o di, anong iba, nakita mo na pinatay, o di, mag-testify ka. Nakita mo namin, binari lang pulis, walang kalaban-laban. O malaking ebidensya yun. Nakita mo eh. Witness ka eh, to the crime. Eh wala namang ganun eh, puro lang... oh.